Walang patid ang paglilingkod ng team gawa sa pangunguna ng pamilya Talyado. Sa bayan ng Labo, Camarines Norte ay pinuntahan ng team gawa multi-services caravan ang barangay Malaya, Maribago at ang sinilangan ni Governor Edgardo Egay Talyado na barangay Kanapawan. Alam naman po natin na simula pa sa ama ay talagang nandiyan na po ang mga proyekto. Kaya hindi na po pwedeng iwan. Kaya po, suportahan po natin lahat ang ating team gawa. Yan. Kitang-kita naman po natin ang mga nagawa. Yan, kalsada, patubig, nandiyan po ngayon. Ang patubig po sa likod na bigay po ng ating gobernador, gumagana na po hanggang Purok 2 hanggang Purok 4. Sa Purok 6 po, ayan, may ginagawa po doon yung 50 million na ando na din po, ginagawa. At ang pinakang mahaba pong proyekto galing po kay Gov, ayan, mula Kanapawan po hanggang Tanawan, napapakinabangan na po ng napakaraming mamamayan. Iba't ibang sasakyan na po ang dumadaan dyan. Ipinakita na rin ni Provincial Administrator Alvin Talyado ang kanyang kagustuhan na pangalagaan at paunlarin ang bayan ng Labo at ipagpatuloy ang responsibilidad na sinimulan ng kanyang mga magulang. Dahil nakakasa po kayo, nagagalit ko ang lahat para mas masenso umunlad itong bayan ng Labo. Isa nga po sa mga programa namin ni Vice Mayor Bong Febral ay sa Senior Citizen. Alam niyo po, bilang Provincial Administrator, ang daming po punta sa aking mga Senior Citizen, mga matatanda sa Bitolyo, humingi ng tulong, humingi ng pampacheck up, humingi ng pambili ng bigas, pambili ng gamot, at kung ano-ano pa. Dahil tinatanong ko, bakit nasa na po yung anak niyo, yung apo niyo, yung iba, talagang walang-wala na. Iniwan ng mga anak kasi mga anak nila may sarili ng pamilya. Yung mga po, hindi din sila iniintindi. Kaya nakakaawa. At ito nga po manakaraang linggo, araw, ako po ay nag-iipatikasin sa bahay ng Labo, namimigay ng mga wheelchair sa mga nangangailangan. Alas binibigyan ko din po yung mga senior citizen na nakakaawa. Hindi ba talagang walang nag-aaruga sa kanila, walang tumutulong. Bukod sa senior citizen ay ang edukasyon at pagpapataas ng honorarium ng mga barangay officials, health workers, tanod at daycare workers ang prioridad ng kaisa-isang anak ng mag-asawang Congresswoman Josie at Governor Egay. Sa talumpati naman ng mag-asawang Talyado ay isinalaysay ng mga ito ang kagustuhan na personal na malaman ang mga kinakailangan na proyekto at personal na mapaglingkuran ang bawat mamamayan sa barangay. Ang pagmamahal at pagtitiwala na binigay niyo sa akin at kay Governor Egay Talyado at sa aming mga kasamahan, siyempre ibabalik namin yun ng proyekto. Ng mga proyekto na alam kong pakikinabangan ninyo. Pero alam niyo po, 2021 tapos ng budget, kumbaga lahat ng project na big na po, 2022 po, first quarter, sisimula ng inyong evacuation center doon sa bago ninyong barangay site. Ano po, hindi na dito, may bago na po kayong barangay site. Asahan niyo po, ang proyekto niya ay magkakaroon ng katuparan. Priority project po ni Josie Banning Talyado. Ang Talyado po kailanman, hindi po kami marunong mambola. Basta pag sinilita na po namin, totoo po yan, pwede nyo na po ipangutang yan. Yan po ang inyong kabarangay Egay Talyado, Congresswoman Josie Banning Talyado at Alvin Talyado. Kaya barangay ka na po, ha? Sana po ipakita natin dito ang ating pagkakaisa. Dahil ako po, hindi ako naging masamang gobernador ng Camarines Norte. Nakita niyo po ang pagbabago ng buong Camarines Norte. Ang dyan, pinakamahabang boulevard sa buong Pilipinas. Ngayon po, yung 8.7 kilometers plus 20 kilometers hanggang Paracaya na po yun, 28 kilometers. Hospital po yan, ang kita niyo.
Si Congresswoman nagpalagay ng hospital sa Santa Elena worth 150 million po, ginagawa na. Lago District Hospital, 100 million. Provincial Hospital, 200 million po. Kalusugan po, importante sa Cebu Taliaga po, sa Team Gawa. Ang Team Gawa Multi-Services Caravan ay dala ang libreng medical at dental assistance, gamot, bitamina, salamin sa mata, tsinelas, pananim, at food packs. Cindy Curioso, BHTV News.